What you are seeing on my video are for entertainment and based on the collective media survey. Finally, Paolo Contis nagsalita na. Itinangging hindi si Yen ang dahilan ng breakup nila ni LJ Reyes. Naging malaking issue nga ang hiwalay ng Paolo Contis at LJ Reyes kamakailan. Pinag-usapan ito sa lahat ng social media platforms after nga magsalita ni LJ sa programa ni Boy Abunda sa YouTube channel nito at kumpirmahin na wala na sila ni Paolo Contis. Nadawit din ang pangalan ni Yen sa issue dahil may mga netizen sa nakakita sa kanilang dalawa na magkasama kamakailan lang sa Baguio City. At ngayon nga ibinasag ni Paolo Contis ang kanyang pananahimik at sa pamagitan ng pagpo-post niya sa kanyang Instagram account ay inilabas niya ang kanyang saloobin patungkol sa issue. Narito nga ang naging post ni Paolo Contis. After lumabas ng interview ni LJ, katakot-takot na pangaalipusta at pambabati ko sang natanggap ko. I can say I don't deserve it kaya tinanggap ko na lang ito. I understand all your frustrations. Gusto ko sanang manahimi kaya lang marami ng mga nadadamay na hindi dapat kaya mas mabuti sigurong sagutin ko na ang ilan sa mga ito. Drugs. Meron nagsasabi na meron siyang reliable source that I take drugs and as a result, sinasaktan ko si LJ at ang mga bata. This is not true. Minahal at inalagaan ko sila, I never laid a finger on them. Third party. Aaminin ko, naging marupok at gago ako sa ilang taon naming pagsasama. I'm not proud of it. For that, I am sincerely sorry. I'm truly ashamed of my actions. Third, Yen Santos. She was never the reason of our breakup. I was. Kung matagal na kaming hindi okay ni LJ, it was mainly because of me. Masyado niyo siyang dinidiin sa issue na to. Pati pagpupromote namin ng movie na bahiran ako na kung ano-ano. Fourth, Baguio. When LJ left for the States with the kids, I went to Baguio for 3 days dahil ayoko sa Manila at gusto ko mapag-isip-isip. Naging insensitive ako about the possible effects ng issue and I invited Yen for a day para makausap since malapit lang siya sa North din. She went there as a friend. Hindi ko naisip na madadamay siya ng ganito. I'm sorry for this. Fifth is Lolit Solis. Please stop bashing her. Nanay ko si Lolit. Natural lang na ipagtanggol niya ako kahit mali ako. May nanay din kayo, diba? Hindi niyo alam ang mga pagalit at pag-aral niya sa akin pag kami lang ang nag-uusap. Sinabihan ko na siya to stop protecting me. Ang sinabi lang niya ay, hindi anak kita, hayaan mo ako. For that, I'm so sorry, Nay. And thank you sa inyo pareho ni Nay Christy. I'm sorry sa lahat ng nadamay sa issue na to. I want to apologize to Lian and the kids. Nagulo na naman ang tahimik na buhay dahil sa akin. I'm so sorry to my mom. Please don't worry about me too much. I'm sorry to my team na hindi nakakatulog dahil sa akin. To Summer, I'm sorry my ganda. I love and miss you so much. Papa will do his best to be better. I will always be here for you. I promise. To Aki, I wish I could've done things differently and listened to you more. I'm sorry I failed you. To LJ, I'm very sorry. For everything, sa lahat-lahat. I will work on making myself a better person and learning from this. But for now, please respect our privacy and pray for us. Ngayon, kung hindi pa po kayo pagod, please direct all your hate and bashings at me. No one else deserves it, ako lang. Thank you.